Hello guys, welcome to my channel again. Ngayon simula ng trabaho ng nawalan nyo. Nakikita nyo yung likod guys. Ayan yung kwarto namin. Sobrang init sa labas. Ngayon bababa ako. Nandito kasi yung kwarto namin sa rooftop. Tara guys, baba ako. Maghahagdan ako okay, kasi para pampaliit ng building. Ayan guys, simula na ako bababa. Alam nyo itong hagdanan guys. Isa ito sa trabaho ko. Dito sa Middle East, ayan o. Oh, isa ito sa trabaho ko, nililinis ko ito guys. Ang paglinis ko dito, hindi naman siya araw-araw. Sa isang linggo, makadalawang beses siyang lilinisan. Iwalisan, imamap, tapos ito tatrabahuan. Ganyan yan dito guys. Oh. Sa isang linggo, makadalawa ko ito siya linisan. Hanggang doon sa baba guys. So nakita nyo yung sa ibaba hanggang doon. Siguro marinisan doon kaya may marumi naman dito. Ayan. Baba. Tapos dito yung pababa sa akin. Pati ito guys. Pati ito nililinis ko yan siya. Ha, baba? No need. Put in your eyes. Ayan na guys. Papunta na ako ng kusina. Ano ko? Yung amo. Amo ko yun guys. Oh. Tapos ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tambayan ko. Ayan. Dito ako nagtatambay. Dito yung plantsahan ko. Kita niyo yung plantsahan ko. Ayan. Dito ako naghahiga paminsan. Ayan. Oh, mayroon pa dyan. Oh. Diba? Ayan guys, gawa ako ng aking breakfast. Ayan ang breakfast ko guys. Ayan yung breakfast ko. Ganyan lang guys. Siyempre, hindi mawawala ang kape. Ayan. Kape is life guys. Ayan guys. Kape tayo. Kasi mamaya maghatid ako ng apo ng amo ko guys. Mamaya. Tapos ko breakfast. Punta ako sa kabilang bahay. Maghatid ako ng bata. Kasi tawag dito umuwi kasi yung kabilang katulong doon sa kabila. Tapos tawag dito hindi na bumalik. Kaya ayun, kailangan ng katulong. Ako muna ang pansamantala. Kasi nakiusap yung amo kong babae. Sabi ko, oh, wala naman problema. Okay, ito. Kapi muna. Ito lang yung breakfast guys. Kailangan lang magkape para may laman yung sikmura ba. Ito lang yung buhay ng OFW guys. Ano lang tawag dito? Pag isa ka kasing OFW, dito mang marirealize kung gaano kakatatag.
gaano ka katibay. Gaano ka katatag, gaano ka katibay. Dito mo marirealize. Kaya sa pagiging OFW, hindi ganun kadali yun. Yung hindi pa nakakaranas ng pagiging OFW, ang iniisip nila is, masarap daw yung buhay dito, madali yung pera, oo. Lahat daw pwedeng bilihin, lahat pwedeng makain, oo. Pero ang reality, na hindi naman lahat nagtatagumpay sa pagiging abroad. Yun yung katotohanan. Paminsan, nagsasakripisyo lang yung tao dahil sa may pangarap siya para sa pamilya niya. Kaya ginawa niya yung mag-abroad. Kasi sa tingin niya, ito yung pinakamadaling trabaho na mabigay niya ay pinakamadaling pagkakitaan na pwede niyang mabigay niyan sa pamilya niya. Kasi pag swertihin ka sa abroad, oo, na pwede kang makaipon, pwede kang maka for good sa Pilipinas, kung swertihin ka, diba? Paswertihan na kasi yan. Kailangan kasi, ano lang, pray lang palagi kay Allah. Kasi hindi na, yan yung hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Guys, paalis na yung lola niyo. Maghatid ako ng apo ng amo ko, pero punta muna ako dun sa kabilang bahay. Kasi nandoon nakatira, guys. Sinundo ako ng driver nila, guys. Oo. Nandito, guys, yung sasakyan. Dumating na yung lola niyo, guys. Nandito na ako. Nandito na ako sa bahay, guys. Tulog pa si yung mga bata na susunduin ko. Mayroon pang 30 minutes para magpahinga. Upo muna ang lola niyo, guys. Para magising yung mga bata. Hello guys, nandito na ang lola nyo. Oh, kararating ko lang, oo. Welcome to my channel again. Oo. Kararating ko lang, hindi ko nabidyuhan yung papunta na kami ng school kay kasi ano tawag dito. Nasa tabi ko kasi yung mga bata, oo. At saka bawal kasi videohan dito, guys, yung mga bata. Yun yung patakaran ng mga amo ko dito, lalo pa kung i-upload. Ayaw nilang ina-upload yung mga bata dito, oo. Kaya, kung ano man yung bawal, di ba, wag natin gawin para hindi tayo magkaroon ng problema sa huli. O, ako, pag sinabing bawal, bawal, kaya hindi ko nagagawa. Yun, kararating ko lang. Ganito lang yung buhay ng OFW, guys. O, lalo pa dito sa Middle East, o. Kaya, kailangan talagang matibay yung sarili mo dito, matibay yung katawan mo dito sa trabaho. Oo. Kailangan alam mo laruin yung trabaho mo, alam mo pagsunod-sunurin yung trabaho mo. Kasi ngayon, kararating ko lang ngayon, magluluto ako, guys, ng pagkain ng amo ko. Ito yung lulutuin ko, guys, breast chicken, oo. Para sa amo ko, pati sa akin, oo, ayan. May ice pa siya konti, nilabas ko lang siya. Mamaya yan yung lulutuin ko, guys. So. Hello guys, bago ako magluto, magplansya muna ako kasi may ice pa yung lulutuin ko, guys. So. Hintayin ko pa mawala yung ice niya, guys.
Ayan guys, simula na ako mag-plansya. Oo, marami pa akong plansahan guys, pero pinapaunti-unti ko lang kasi mamaya magluto na naman ako sa amo ko habang hinihintay ko na mawala yung ice ng manok guys. Mag-plansya muna ako. Oo, hanggang sa hindi pa oras ng luto ko guys. Ganito lang yung buhay dito sa abroad guys. Lalo pa pag all around ka kasi kailangan mo talagang budgetin yung mga oras mo sa bawat trabaho mo. Kasi pag hindi mo alam budgetin yun, ay nako, ikaw din ang mahihirapan bilang OFW na kadama sa Middle East. Ganyan lang yung buhay guys. Oo. Kailangan lang talaga matibay yung katawan dito. Oo. Kasi wala ding ibang makakatulong sa'yo kung hindi sarili mo. Kailangan din natin gawin lahat. Oo, hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa pamilya. Siguro, ano ko lang is, hindi talaga, bawal talagang sumuko. Pwedeng pagod, bawal sumuko. Pag pagod, magpahinga, tapos trabaho ulit. Yan, ganyan lang guys. So, ayan. Patapos na ako ng isa. Marami pa yan guys. Tatapusin ko lang ha. Maraming salamat po.